showbiz fanatics, Willie Villame, abay binuking ni Miss Christy Permin, batungkol sa kanyang pagbabalik sa TV5. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat at pasalamatan ang lahat ng mga talaga man lagi sumusubaybay at laging nakasuporta at nanonood sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga kung hindi nyo pa po napapanood sa ating pong main channel, Darren's Channel, kung saan ay naihatid natin sa inyo ang isang balita na kung saan ito pong manager ni Mr. Paulo Contis, siya mismo yung nagbooking dun sa alaga niya kung ano po yung pinagdadaanan ngayon ni Paulo matapos ng kalabanin ang TBJ. So, para po lubos yung maunawaan ng buong updates na yan, pumunta po kayo sa aking main channel, Darren's Channel. And now, we will talk about the issue about sa pagbabalik di umano nitong si Mr. Willie Revillame sa TV5. Ano na nga ba ang naging development patungkol sa bagay na ito? Dahil sa isang episode po ni Manay Christy Permin sa kanyang Showbiz Now na ay natakel po nila ito at siya mismo ang nagkumpirma. No, na babalik na ang TV5 na Wawa Willie host na si Willie Revillame. Ayon pa sa batikang kolumnista, kapag nagkaayos ay pipirma na si Willie ng kontrata sa Media Quest pagkatapos ng Semana Santa. Matatanda ang unang programa ni Willie sa Kapatid Network ay ang Will Time Big Time na umere noong January 5, 2013 at ilang araw lang ang nakalipas ay inilipat ito sa noon time slot na naging Wawa Willie pero nagpaalam din sa parehong taon buwan ng October. Sa kwento ni Nanny Crazy sa Showbiz Now na vlog kahapon ng March 27 kasama si na Romel Chica at Wendell Alvarez, ang sabi sa akin ng mga tagapamuno ng TV5 nung magkausap kami ng Lunes, March 25, ay nagpasintabi ang sabi sa akin, Nanay, wala pa dahil nagbimiting pa kami ng Martes or March 26 ng umaga at hindi pa namin alam kung ano ang kahihinatnan at kung sakaling gustong magkaayusan at magtulungan kami buwad daw ng SNN host. Dagdag pa at saka panahon na rin para mapanood ulit si Willie Revillame sa mundo ng telebisyon. Tanong kagad ni Romel. At saka ikaw, Nay Christy, ay hindi ka naman tadlang sa pagbabalik niya sa telebisyon. Alam ko sa puso ko, alam ng mga boss namin saka 1PH at Signal Media Quest ay wala silang narinig. Ako po, Semana Santa o hindi. Lahat ng naganap ay wala sa puso ko. Wala na sa puso ko. Gusto kong magbalik ulit sa telebisyon si Willie Revillame dahil maraming mabibigyan ng mga nangangailangan. Bukod pa sa saya na ibinibigay niya sa publiko, pahayad ni Nay Christy. Wish daw ni Christy kay Willie na wag lang ang laging nagagalit lalo na kapag hawak nitong mikropono. Pinapagalitan niya mga kanyang staff on air, sana yun ay mawala na. Pati ang pagiging bayabang daw ni Willie na tingin ng iba ay sana mabago na at lalam nitong i-handle ang kanyang popularidad. Kaya nga nakakamiss kay Kuya Will, abangan ang sa kanyang pagbabalik sa TV5, babaguhin kaya ang titulong Wawa Willie o mananatili ito? So yan pong big question ngayon, kung Wawa Willie pa rin ba ang gagamitin niya? Or yung ibang pangalan, no? Pero parang sa tingin ko, syempre, idudugtong or parang ipaparehas pa rin yan sa mga dating niyang show, no? Kasi yun naman po is na talagang ano niya under his name. And it was, ano po yan, kumbaga nasa IPO po yan na siya talaga yung creator. So excited na nga ang ilan sa mga fans ng Dabber Cards kasi matapos ng maintindihan natin, palaman natin na magkakaroon ng back-to-back ang Itmulaga at itong si Willie Revillame sa TV5 ay napakarami excited, no? Lalo-lalo na po yung mga Dabber Cards kasi parang, if I'm not mistaken, itatapat yung show ni Willie sa Abot Kamay ang Pangarap na top-rated serye na meron po ang GMA7. Hanggang sa ngayon ay pinag-uusapan pa rin yung kanilang teleserye na ito. So, ang inaabangan natin ngayon, what would be the outcome pagtapos po ng back-to-back na ito? After the Holy Week ay makikita na po natin yung big changes dahil pinaghahandaan din po ng Itbulaga ang kanilang tatapatan ng It's Showtime, no, sa GMA Network. So, yun po yung mga dapat nating abangan. Para po for full video, yung mga statement po ni Miss Christy Permin,
to Mr. Willie Rebillame, narito po ang kanila pong showbiz now na video clips kung saan pinag-usapan po nila si Willie Rebillame at kung paano po makakabalik muli si Willie sa pre-TV, which is isang bagay na talagang pinapangarap ni Willie noon pa man, no? Dahil talagang mas malaki at naparami na rin po mga property ang naibenta ni Willie para po talaga makapagsimula siyang muli. Pero hindi naman po ibig sabihin nito na naghihirap na si Willie. So it just so happened na may mga properties siya na lumaki na rin yung profit kaya naibenta niya na. So panoorin natin ito. Ang sabi kasi ng mga tagapamuno ng TV5 sa akin nung magkausap kami, kasi kinausap ko Lunes. O, nagpasintabi ka sa nagpasintabi, ang sabi niya. Nanay, wala pa. Dahil mag-meeting pa kami ng Martes ng umaga. Okay. Hindi pa namin alam kung ano ang kahihinatnan. At kung sakali, gusto rin naman namin na magkaayos sana para magkatulungan kami. Why na? At saka alam mo, panahon na rin naman para mapanood ulit si Willie Rebillame sa mundo ng television. At saka ikaw, hindi ka naman hadlang sa kanila sa pagbabreak sa television. Ako, alam ko sa puso ko, alam ng mga boss namin sa TV5 at sa 1PH, sa Signal, sa MediaQuest, wala silang narinig na anuman sa akin. Ako po, Semana Santa o hindi, lahat ng naganap, yun ay nawala na sa puso ko. May naaalala na lang ako. Ayun. At hindi ko po gugustuhin na makita ang isang taong nakasama ko ng mahabang panahon na humahalik sa lupa, sa kabagsakan. Hindi ko gugustuhin yun. Gusto kong makabalik uli sa telebisyon si Willie Rebillame dahil maraming mabibiyayaan tayong mga kababayang nangangailangan. Yun ang pinaka. Bukod pa doon sa saya na ibinibigay niya sa publiko. Totoo. Diba? At laging-laging natin tatanan, bigyan lang din ang pagkakataon ng mga taong nagkamali. Laging may chance. Ganun. Pero may kasabay yan na sana-sana. Mm-hmm. May kasabay yan na hiling. Na sana, ngayon na makakabalik na uli siya sa mundo ng telebisyon, mm-hmm, ay mapagnilayan niya yung mga bagay-bagay na ginagawa niya dati na hindi nararapat. Katulad yung sobrang init ng ulo na kahit may hawak na mikropono, mabaho man ang microphone o hindi, na tulad ni Ninya Jose, di ba? nagagalit siya. Pinagagalitan niya ang kanyang staff on air. Sana yun ay mawala na po, pwede naman tayong maglabas ng sama ng loob sa isang pribadong pagkakataon, di ba? At yung sinasabing kayabangan, sana marunong na siyang i-handle ang kanyang popularidad at kung anumang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng kapalaran. Sana matutunan niya yun. Ayun, tama. Yun lang ang kulang eh. O, di ba? Ito'y ano lang naman eh, suggestion lang naman po ito sa ikabubuti ng inyong programa. Yun. At saka, para sa imahe, di ba? Ikaw ba, gusto mo makita si Willie na nagtataray na naman sa ere? Ay, hindi. Parang gusto ko yung, pagka kumatuloy sa TV5, gusto ko makikita yung kabaitan niya na. Yung parang bagong Willie Rebillame ang mapapanood natin. Iba, yung kakaiba. Iba. Although, of course, hindi po natin siya matuturuan ng 100% at maaasahan ng pagbabago ng 100%, pero makatutulong yung anger management kung iha-handle na niya. Yan. Totoo. Yun ang pinaka-perfect. Ayan. At saka, sabi nga ni Boss, ayan, ni Ate Sienna, ang mananatiling idolo ng mga kabataang Pilipino dahil sa batibot. Si Ate Sienna Olaso, ang sabi niya, maganda kung magkakatulungan. At totoo yun. Oo nga. Kung makatutulong sa istasyon si Willie at makatutulong nga istasyon kay Willie Rebillame, why not? Yun naman ang ating gusto. Ang goal ng lahat, magtulungan para mas mabilis makuha ang goal. At saka tama rin yung komento ng mga kababayan natin. Hindi na tulad natin ang mundo ng telebisyon kapag wala si Willie Rebillame. Nakasanayan na eh. Kaya anumang pong nakasanayan na ay hinahanap. Kaya inaasahan po namin na sana nga ay magtuloy-tuloy na itong realisasyon ni Willie Rebillame at ang kanilang pag-uusap ng TV5. Tama. Umaasa tayo na maging positibo ang lahat-lahat. At saka si Willie Rebillame, tested and proven na yan. Kasi kahit anong oras, kahit saan is istasyon, talagang saan mo ilagay. Sinusundan siya talaga ng tao, talagang ano. Lalo na sa mga panahon ito, na ika nga, ang isasaing lamang natin ay hindi na pag-iisipan pa kung saan kamay ng Diyos kukunin. Napakalaki ng magagawa ni Willie Rebillame sa mga nangangailangan nating kapatid. Correct. At saka gusto ko mapakinggan ulit yung mga iconic word niya, di ba nga? Bigyan ng jacket yan. At sabihin, hello! Ito 20,000! 2,000! Ganun siya,
1,000. 20,000. Di ba ganun siya? 1, 2, 3. 1,000. Ganun siya. Nakakamiss, nakakamiss. Tama. Yun lang talagang sa pagyakap po natin sa bagong mundo na papasukin natin. May mga ika nga ay pagbabago na kaya rin nating yakapin para ang ating pangalan ay hindi malagay sa alanganin. Yun. Di ba naman? Ano ba ang gusto mong kantahin para kay... And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.